masarap na ulam at pulutan. Mag-start na po tayo mag-isa ng ating bawang at sibuyas, pati yung ating lemongrass or tanglad, para mas mabango yung ating lulutuin. Yan, after nating mahalong mabuti yan, ilalagay natin yung ating pork. Ito yung magdidinuguan po ako, laman ng baboy na may konting taba ang aking ginagamit para mas malinamnam ang kanyang lasa. So, after nating haluin ito, tayo ay maglalagay ng bay leaf and pepper. Ayan po, nailagay na natin yung ating bay leaf and pepper. Then, magdadagdag po tayo ng 1 tablespoon of sugar at soy sauce. Yung paglalagay po ng sugar at soy sauce, depende po sa dami ng lulutuin nyo. Naglagay din po tayo dyan ng vinegar or suka. Shout out sa ating mga silent viewers, sa lahat ng mga OFWs, at sa lahat ng mga sumusuporta kay Katribo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nagdagdag po tayo ng konting vinegar dahil kulang pa yung kanyang asim. Tansyahin lang po para hindi siya maasim na maasim. Kailangan balance yung timpla ng saltiness, sweetness, and yung kanyang sourness. Ayan po, habang hinihintay natin lumambot yung ating pork, lalagyan po natin ng harina yung ating tubo at pati dahon ng lemongrass. Isasabay natin siya sa pagtunaw ng ating harina para mawala yung lansa. Siguraduhin lang po na malinis ang ating mga kamay bago tayo mag-umpisa ang humawak ng mga gagamitin natin sa pagluluto. So, after pong madissolve yung ating harina, may piga yung ating lemongrass dyan para mawala yung kanyang lansa. Isa-set aside natin, then later on, ilalagay natin pag malambot na yung ating pork. At this point, malambot na yung ating karne, kaya ilalagay natin yung ating dugo. Ayan po. Haluin po natin siya pagkalagay kasi mamumuo siya pag hindi natin hinalo kagad. Low fire lang po siya para hindi mapura yung ating harina. Para siguradong maganda yung texture ng ating salsa. Haluin lang po ng haluin hanggang sa maging brown yung dating pulang nakikita niyong dugo. Ibig sabihin, pag brown ang color niya, lutong-luto na siya. Wala nang lansa. So, ayan, okay na po yung texture at consistency ng ating salsa. Naglagay na tayo ng siling haba para may dagdag aroma tayo. Then, simmer pa siya natin ng konti at maya-maya lang hahanguin na natin at ng mas intensya na natin ito. And voila! Ayan na ang ating dinuguan. Ready, ready na siya. Masarap po itong kapare, syempre ng kanin,
ng wine. Ako sigurado matutuwa yung mga tumatur nating katribo dyan. At saka syempre, puto. Yan po ang advantage ng ginuguan. Pwedeng ulam, pwedeng pulutan, lalong pwedeng ang merienda. So muli po ako ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong muling pagsama sa akin ngayon. Happy blessed Sunday sa ating lahat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless us all and see you on my next video.